Sana may stretch. Yes. More than diba? My stretch, first of all, we have to congratulate the host, si Luis Manzano, si Melanie Cantiveros, at si Jerica Garcia kasi talagang patok na patok ang mga natural niyong pakwela sa It's a Lucky Day. Yeah. At impressed to impress ako dahil una, very fresh ang atake ng hosting. Kasi yung wit ni ano, yung wit ni Luis is grounded on a mind or a state. That is very clever. Yes. Magandang Sabat po sa inyong lahat. Ito po ang episode 7, season 3 ng The TT Show. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. I'm back. At balik na balik ang mga niyang magandang boses, di ba? Parang handang-handa talagang makipagtarayan at talakayan sa ating Sabado edition. So, Mare, ano bang easy chika natin for today? Naku, edo itong pinag-uusapang It's a Lucky Day. Ah, yes! Di ba? Totoo it's nga. Really a lucky day for ABS-CBN. And it's coming for only 12 days. Pero, sana may stretch. Yes. More than diba? My stretch, first of all, we have to congratulate the host, si Luis Manzano, si Melanie Cantiveros, at si Jerica Garcia kasi talagang patok na patok ang mga natural niyong pakwela sa It's a Lucky Day. Yeah. At impressed to impress ako dahil una, very fresh ang atake ng hosting at nakikita mo talaga ng lahat eh, parang ano talaga sila yung excited na ipakita yung galing nila. There is a collective effort. Yes. Na pagandahin talaga yung show, na maiba ang show. Oo. Di ba kasi they are offering something new. Yes. In noontime television. Oo. Di ba? Ang isa kong gustong pagpasalamat muna is of course si Luis Manzano kasi nung first episode, nagpakintabi talaga siya sa Itbulaga. Mm-mm. Winatid niya pa rin ng TVJ. Yeah. Which goes to show talaga kung gaano kahusay talaga ang breeding. Ni Luis. Magandang pagpapalaki ni Ate V. Tapos, Luis. Tapos isa pang bonggang-bongga doon, yung mga patawa niya. Oo, diba? Mga hirit niya. Yung mga hirit niya. Doon ko naloka ako doon sa sinabi niya. Yung kasisimula pa lang namin, pero huling dalawang linggo na kaagad. Yung mga ganon. Yung mga ganon yung mga paata. Nakakatawa. And it's only talaga Luis who can get away with it. Yeah. Yung ganong kind of humor na refreshing. Kasi yung wit ni ano, yung wit ni Luis, is grounded on a mind or a state that is very clever. Yes. Di ba? Oo. Kasi he's not used to joking mga cheap jokes. Yes, yes. Di ba? Di ba? Hindi siya ganun eh. So, yung ibang level yung, yung jokes niya, yung wisecracks niya, ibang level yun. Di ba? Matalino. Mm-mm. Eh, may pinag-aralan naman kasi. Oh. May pinagbanaan. Saka kitang-kita talaga yung talino niya. And more than Melay Cantiveros, ang talagang clap, clap, clap. Girl, Jerica Garcia! Diyos ko, Lord! Bakit ngayon ka lang binigyan ng chance na ganito? Eh, pagkahusay-husay mo mm-hmm. Malamang magpakwela na simpleng-simple lang. At saka hindi sinasadya. Oo. Ang tawag nga sa kanya ngayon eh. She is the Ann Curtis of It's a Lucky Day. Ay, hindi naman. Diba? Yun ang sabi. Kasi nga, diba, si ano, ang daming mga palpakat pero nakakatawa din, diba? Pero grabe, diba, nakakatuwa na game na game siya. Oo, wala siyang pakialam. Isang tawang-tawa ko talaga yung nagkamali siya ng blocking. Blocking, pumunta siya sa stage sa singer. Diba? Eh, nandito lahat yung mga co-host niya. Oo, tapos talaga napaupo siya sa kahihiyan. Kahihiyan talaga. Tapos kinonfront siya pa si Luis na sabing, Kuya Luis, pag meron siya, akong natanggap sa huli kong sa bago kong show sa January. Ikaw ang may kasalanan. Kasalanan mo. And again, isa pang kapuri-puri na himanga talaga ako, yung Robbie Domingo. May eksena doon na parang nasa kalye sila ni Seth Fidelin. Nagbibigay sila ng grocery. Tapos yung manong na binibigyan nila ng grocery, biniro siya na magpapakasal siya sa volleyball player. Oh. Eh, break na sila noon. Oo nga, wala yung volleyball na player, jowa niya. Ginawa niya. Kumuha ng parang kunyari may papel. Parang kunyari pupupukin niya si manong. Tapos kukunin niya yung grocery, hindi na ibibigay. For Robbie Domingo to actually do that, yeah. It speaks so much of his character na nasosocialad ako na itong mga lalaking social na ko talaga. He's from Ateneo, I think. Mga lalaking social, mga lalaking totoong mayayaman, Luis and Robbie,
game. Oo. Walang halong ka-ere-ere sa katawan. At yung isang araw, yung nag-sign language si Luis. Ay, oo, ang galing nun. Grabe yun. Iba yun. Iba yung parang makausap niya yung Becky na parang hearing impairment. Mm-hmm. Tapos, nag-sign language. Tapos, sis naman, di ba? So, todo performance sayo. Performance of her life. Dance kita, differences. Oo nga naman, sis. Moment to shine mo na yun, di ba? Oo, iba. And, nakaka-impress rin, of course, si Melay. Si Melay kasi yung mga bagsakan ng joke niya, ikaw ang kakabahan kung di ka witty. Kasi tinanong siya ni Luis in one of the earlier segments, parang, oh, Melay, ano ba yung nakakapag-lucky sa'yo? Sagot ni Melay, Luis, pag sinag ko sa'yo, napapakalaki sa'kin. Nagpapalaki sa'kin. Parang 2 days, wala na tayo sa ere. Like, so read between the lines ka na lang, diba? Read between the lines. So, information. Jason, ikaw pala ang lucky-lucky talaga ni ano? Siyempre, no? Ni Just Melay. So, totoo ba na lucky-lucky ka talaga? Aray ko, my God! Kasi yun yung joke parang na ano yun eh. Yung joke na hindi masabi-sabi ni Lele on air. Oo diba? Nga, Diyos ko die. Malamang na malamang, ligwak agad sila after 2 days. Ako, ang gusto ko talaga is that ito, this is my personal opinion, ha? Pero sana huwag naman magagalit ang mga ticket show type. Alam niyo po, nung napunod ko yung first 2 episodes na It's a Lucky Day, pwede naman pala wala na It's Show Time. Kaya nilang tumayo. Grabe ka naman! Pero ang chismis nga, ang balita, gagawin silang pre-programming. Oo, diba? Which is a better thing to do. Diba? Parang gagawin silang pre-programming, tapos It's Show Time. Pero sa akin talaga. Silang main na. Main course na sila sa noon time. Main course na sila. Parang special guest star lang si Vice doon. Ay! Gano'n na lang, parang special production number, opening. Kasi parang feeling ko, kaya nila eh. Saka talagang, tignan mo, Lala, sinuspend mo ang It's Show Time, ang pumalit, waiting Twitter pa rin. Kayang kabugin ng kabilang show, no? Kayang kabugin ng dalawang show. Walang binatbat. Diyos ko, dai. Kaya ewan ko sa inyo, so nagkamali kayo naman ng discarded dyan. Siyempre, hindi ka aamin. Ay, teka, talking about ano It's Show Time. May TikTok interview si si Mayor, si Yorme, si Isko Moreno. Yes. Ay, talagang parang pasaring kay Lala. Hindi pa harang pasaring, pasaring talaga. Na sinabi niya na dapat may puso yung judgment. Di ba? Dapat hindi lahat utak ang gagamitin. Sabi niya, ang gundo-gundo ng sinabi ni Yorme. And to think, ha? Kalabang programa. Di ba? Pero hindi siya pwede naman sabihin niya, ay, kalaban yan. Di ba? Ayoko mag-comment yan. Brave that he is, talagang nag-comment siya. Uh-oh. And for that, I will clap. Congratulations, Yorme Isko. Yorme, grabe ka. Talagang may balls ka. Yeah, so ito na tayo sa mga greetings. Ikaw ang gusto kong magbakay yung tamari. Ay, aray ko! Ikaw na lang, my God! Sami they hit at 3007. A lot of time, them, it reminds me of Elvira Manahan. And I love the tandem. It reminds me of Elvira Manahan and Nestor Torre in 2 for the Road. Ultra Maldita exudes Elad and Wheat. And Ignacio is a cross between Abunda and Torre. I love these guys. Keep it up. Bago ka mag-comment sa Elvira Manahan attribution mo, nakakatanda naman masyado yung sa akin, Boy Abunda talaga and Nestor Torre. Bakit? Pupunta ka na sa sinyo. Pero dai! Leveling! Nabaliwa ko, my God! The one, the only. Naku, you Gen Z people, you should research who Elvira Manahan is. My God! And to be praised and to be compared to Elvira Manahan. With characteristic Elan and Wit. My gosh! God. Iba yun! Ay! Parang I can truly say I've arrived. True! Diba? Parang ha? At diba? Eto pa, from Zanjo Ziwa, nag-enjoy ako at nakikisabay sa tawad yung dalawa regarding the blind item nyo, kaya lang clueless, more power. Diyos ko, kahit kami talaga, nawantawa rin kami. Ginawa namin na sa blind item na yon. Sumakit ang siyan ko at wakil maiyak. Si Henry Duforti, tuwang-tuwa ako sa inyo pag nagtatalo kayong dalawa. Nakakaaliw, nakakaalis ang stress po bilang OFW, di ba? Wherever you are, Kuya Henry, good luck. Mm-hmm. God bless you and good health dahil mahirap maging OFW. At ito na, Arlene de la Cruz. Mm-hmm. Hindi ko iibahin ang spelling na sabi mo, didi-discriminate ang spelling skills mo. Pero I'll try to make copy how you said, how you wrote it. Gravy,
ang mga endorsement na hitindi. Puro high and present ko nakapanood ng Showbiz Talk Show vlog na dami niya ng endorsement na puro bigatin. Wow! Clap, clap, clap! Siyempre pa sa aming marketing team, sa aming production team. Wow! Ito po ang dahilan kung bakit bigatin ang aming mga endorsement at talagang grabing-grabe ang kabonggahan at kasosyalan, di ba? Binabagay lang po kami ng aming mga endorsement. Aray ko. Ganun lang po yun, di ba? Ultramalita at diva that you love. Bagay na bagay kami doon sa mga, siyempre, di ba? Ang hindi ko pa po talaga na experience, kung paano sumakay ng angkas. Baka ma-flat! Baka ma-flat talaga! More than ma-flat kasi po lagi ako nakaskirt. Ay, oo, nakaskirt ka palagi. Di ba? Baka mag-flow ng gano'n. Mabangga ka. Okay, baka matalis ka ng long dress mo, di ba? Yes. Minsan naka-all white ka pa man din. Yes. So, for that, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. And this is Alex Brosas. Ang aking kumarang ultra maldita. Ito po ang easy chikahan ng Tarayana Talakayan Showbiz Edition, The TT Show.